ayan, today magbabalik tayo muli sa ating kusina at magluluto tayo ng chicken with pasta at ang kalaya. So ito yung mga leftover na nasa refrigerator lang natin. So kailangan natin mag-invento na naman ng pagkain and sa tingin natin is masarap naman. So lulutuin natin siya today, ayan. Simpleng luto lang, gigisa lang natin siya and then lalagyan natin yung pasta at ang ating ampalaya. I hope maging successful at masarap ito. So, para sa ating mga ingredients, here they are. Nagagamit tayo ng sibuyas, bawang, luya, and of course, ang ating chicken. Ayan, fresh chicken. And then, ang ating ampalaya. Ayan yung natirang ating ampalaya last time na nagpilaklit tayo. And then, ito yung ating pasta na tira ko from spaghetti. Sayang naman kasi, mag-throw away lang natin yan. At ang ating mantika, patis, paminta, at ang ating ginisa mix. So, yan. Prepare muna natin yan and then, igigisa na natin siya. At ang ating mga ingredients. Ayan. So, rayo-ayuan na natin sila. So, now, manggigisa. Ayan, iiwan natin kanina yung ating mga ingredients. So, pinipare ko ng ating lutuan and mainit na siya. So now, maglalagay tayo ng ating mantika. Ayan. Ayan, mainit ng ating mantika. Lagyan natin yung ating bawang. Sabayin na natin siya ng luya. Ayan. Para hindi masunod yung ating bawang. So yan, toast lang natin ating luya tsaka bawang. Ito natin ang ating sibuyas. Ayan. Sa aming mga kapagpangan, lulutuin ko na to is parang may pagka, ano siya, pagkahulog siya sa luto namin batch week. Yung batch week na yon, ang sangkap nun is baboy tapos may atay. Ganon, tapos igisa rin siya ng mga nagalit ko na may pasta rin siya. Tawag namin doon is batch week. Ayan, sa mga Kapampangan, yan, kung alam nyo yung batch week na yun, diba? Masarap yun yung batch week. So yan, itutos na natin ng ating sibuyas. Then later, maglagay tayo ng patis. Ay, isusot latte. Isusot lang natin yung sibuyas pala. Correction, di ba? So, yan. Yan, maglagay na tayo ng ating patis. Yan, so after nito, sulit na natin ng ating chicken. Yan, ilagay na natin ng ating fresh chicken. Yan. Haluin natin hanggang sa masunod yung lasa ng ating patis. So yan, ayaan lang natin. Then, takpan natin siya. Maluto ang ating chicken. So yan, habang hinintay natin maluto ang ating manok, ayan, chika-chika muna tayo, ayan. So, pag may mga natitira tayong leftover na food na ganyan, kaysa itapon natin, so, umisip tayo ng paraan. So, dapat ipakita natin yung pagiging creativity natin, ayan. So, kasi sinabi natin creativity, isip tayo na, sa tingin natin is kakaibang luto, pero makakain naman, di ba? So, dapat matuto tayong mag-experiment. Ayan. So, experiment natin. Tingnan natin mamaya kung ano magiging lasa nito. So, ang ganda pala ng background ko. Ayan, oh. So, nandiyan yung mga ginagamit kong pagluluto. Ayan, yung pagmalakihang, pagmalakas ng kasirola. Pag ginagamit yung pangmahapansit. Ayan. Pag marami tayong order. And, steamer natin. Ayan. So, dalawa tayong steamer.
May dikalan, di kuryente. Ayan. Ito, di kuryente ito. Ito, di kalan naman po. Ayan. Sagurin natin ito yan sa cooktop. At ito ang ating, ayan, nakabili pa ako ng hindi oras na pressure cooker para sa pag-grip ako ng mga ano, Spanish bang sardines. Ayan, tapos yung pagpapalambot ng mga baka sa paglulutuin natin. So, yan. Ayan, luto na pala yung ating chicken. Ayan, i-mix natin ang ating chicken. Ang bango ng ano, maamoy talaga yung aroma niya, yung aroma ng patis, luya, bawang, ayan. So, ano na to, tinola na to, lagyan mo lang ako ng sabaw. Di ba, kung magbagong isip nyo, pwede siyang lutuin na parang tinola na lang. Pero no, for me, I will change my mind. O, oh, di ba nakapag-English pa tayo, so, basta't ako yung aking naisip na inimbento kong food for today's video. Ayan. So, konti nga, shambot na lang. Maluluto na rin ito. Kaloka, kung pakpak na ito ay bumalik pa ito. So, ayan. Pakpak natin ulit. Then, balikan natin later on. Okay. So, now our chicken is already boiled. Ayan. So, ang aking technique dito, so, nilalagay ko na agad yung pampalasa para at least namumanunod agad yung lasa habang ginigisa pala natin siya. Ayan. Para pasok agad sa chicken yung lasa ng ating spices. Ayan. So, sunod na natin ang ating bawang. Ay, panilagay ko pala ng ginsabik. So, now ang ating ground pepper. Ayan. Masarap na pepper to. Ayan. So, yeah. Now, i-mix natin siya. Ito yung technique ko para malasa yung meat. So, i-mix na agad yung pampalasa. Para manuot sa manok habang kumukulo-kulo siya. Yan. So, yan. Gumamit na tayo ng, siguro itong manok na ito is 900 grams. Yung nabibili sa mga supermarket. Ito na nakachat na siya. Iyon, nasa sayo kung chachako pa siya ng small pieces. So, yan. Alam natin yan later. Isunod natin ng ating pampalaya. And then, after the tubig, tapos yung pasta na. So, yan. Ilagay na natin ng ating pampalaya. Ating fresh na leftover din. Ayan. Pero at least, mawala din yung medyo pait nito sa ating patis at saka yung pampalasa natin kanina. Ayan, para manood yung lasa na dito. Diba? At least nagamit. Kasi sa masira lang, itatapon. So, pwede pa namang iluto. Lutuin natin, sayang. Don't waste food. Diba? Parang. So, find a way how to on how to tagal na nga lang tayo. Hello? Ayan, how to use. Ayan, how to use the leftover food. Diba? Tapos may pakinabang pa. So, takpan natin later, lagyan natin siya ng tubig. So, yan, maglalagay na tayo ng tubig para sa ating wow. So, yan, maglalagay ako ng, depende sa inyo kung gaano karaming gusto ilagay. So, maglalagay lang tayo ng 1 liter. Ayan. So, yan. Carry na yan. Diba? Masabaw siya. Ayan, para sa ating pasta mamaya. Kalalabas na ito, magiging spaghetti siya. So, I think it's not, diba? I think it's not because, you know, you know, it's still have water. Diba? Try hard. So, yan. Tako natin ulit hanggat kumulo. Then, after that, ilagay na natin ang ating pasta. So, yan. Kumukulo na ang ating niluluto, ang ating manok. So, ilagay na natin ngayon ang ating spaghetti pasta na leftover natin. Ayan.
Ayan. Wow, parang masarap siya. Parang papa-undirize tayo. I hope masarap nga to. Ayan. Diba, sayang kung itatapon natin kung ano na to, pasta. So, pwede natin gawin ano to. Kung ano, pwede natin lutuin sa tuna to. Lagyan ng tuna, paminta. Pwede na rin yun. Oh, diba? Ang ganda lang itsura, oh. Diba? Gusto niyo yun? So, ito, tikman natin kung lagyan pa natin siya ng asin pag kumulo. Pakuloy lang natin siya ng ano, tamang kulungan niya. Pag kumulo na, okay na yan. Kasi luto naman ang ating pasta. Ayan, okay. Ayan! Makaputo, luto na ang ating chicken pasta. Ayan. O, oh, diba? Luto na siya. Pak, ganun. Ayan. So, tignan natin kung tama na ang lasa niya. So, pwede natin lagyan ng asukan. Asukan? Ano asukan? Lagyan ng salt dyan pag matabang pa sa atin. Ayan. Ang ganda. Wow. Parang pak na pak ang lasa nito. Okay, tignan natin. Ang sarap. So, dahil medyo matabang pa siya, lagyan natin siya ng asin. Ayan. Ala, parang ano siya, lasang batchewy. Ayan. Ayan, lagyan natin ng asin para magtama yung... Pero nasa inyo yan, takman nyo siya kung tama na yung alat niya. Kasi di ba iba ng panlasa natin minsan sa akin maalat. Ayan, tikman na natin siya at medyo umuusok pa, mga kaputo, ang ating cham-cham na ulam. Ayan. Chicken with pasta, spaghetti, ayan, with ampalaye, ayan. So, napaka-init, ayan. Papapasong ating uso. Ayan. So, tikman na natin siya. Pak na pak. Paano yung nasa ako yung batchewy, yung sa amin yung pork version, ayan. Pork version, pero ito chicken version siya. Ang sarap! Naghahalo yung lasa ng, ano, ng luya, ayan. Ang palaye, ayan. Tapos yung pasta natin, tsaka yung manok. Ang sarap! Tignan natin itong ang palaya, ayan. Tingnan natin kung mapait siya. Ayan, tamang-tama sa mga bitter. Ayan. Ayan. Wala yung pait niya. Ang yummy. Alam, mapaparaming kain natin dito. At po siya magugustuhan ng ating mga friends yan kasi mamaya pamigay natin yan. Ayan. Hello. Sarap niya. Mapapaali yung rice natin mamaya. Ang chicken. Sarap. Sarap na soup. Ayan. Wow. Ang sarap. Tamang-tama yung tag-ulan sa Pinas ngayon. Pwede siyang gawing soup. Ang sarap. Healthy-healthy pa kasi ang palaya yung lalagyan natin. Ayan, ubos na natin. Simot na simot. Ayan, napakasarap. Akala ko kanina hindi masarap ang kalalabasan, pero napakasarap siya. So, lasang-lasa siya, parang yung batsui sa aming mga kapagpangan. So, ayan. I-try it na, mga puto, and for sure. Ayan.
mag-enjoy kayo sa lasa. Ayan, I hope may natutunan naman tayo sa ating cham-cham na luto. Ayan, sa mga offer na food. So, isipin natin kung paano natin siya maluluto ulit sa ibang way. So, ayan, this is Mama Meets and have a great day, everyone. Thank you so much, ayan, to everyone sa mga nag-subscribe sa nanonood ng videos ko. Ayan, so maraming salamat. And God bless everyone. This once again, ayan, for next time videos natin. Ayan, luluto-luto din tayo pag may time. Ayan, so God bless and ingat about sa atin. Bye!